Morning, Borjok. Iba tayo eh. Hi, mga garden. Morning. So, every morning activity natin mag-dilig. Ayan o. So didiligan natin to kasi re-replace din natin yung mga missing heels niya. Didiliver na natin to ngayon. So sabay natin sa delivery ng kanyang purple. Purple corn para isang lakad na lang. So purpose nito, diniligan natin ng maaga para mabasa yung lupa sa seedling tray para hindi siya matigas o mabuhaghag pag ating binunot ng seedlings, no? So dahil ano eh, mainit kasi kahapon, so sobrang init, natuyo yung lupa sa seedling tray, natuyo yung lupa sa puno ng seedlings. So, kailangan nating basain, diligan para pagbunot natin mamaya eh hindi mabuhaghag, hindi matanggal yung lupa sa ugat para iwas stress din. Itong water supply natin ay galing ito sa deep well, bomba o tawagin dito sa amin, yung Jetmatic. So pinalagyan lang natin to ng electric motor, tapos naglagay tayo ng yun o, yung sa likod ng sasakyan, ayun, yung tatlong drum na ginawa nating tangke papunta sa ating, siyempre papunta rin sa bahay tsaka sa nursery. O, tapos dito sa nursery nilagyan natin siya ng isang tub na mga nasa 100 liters sigurong laman. So yan yung diyan natin iniimbak ng tubig, ini-stocks natin. Hindi ako pumasok sa nursery. Tinatamad kasi yung lolo niyo, maaga pa eh. Kaya dito ko diniligan sa labas. Pati rin yun. Pwede din naman sanang i-direct namin sa electric motor yung tubig. Wala nga lang linya. No? Hindi tayo marunong mag-install. Pag-aaralan pa natin sa YouTube. Tong. So, yung ginawa ko ay ano na lang, bumili ako ng ano, ng submersible pump, no? Yung ginagamit sa ano, sa fish pond, sa mga koi. So yun yung binili ko, tapos nilagyan ko nitong hose, garden hose. So ni-level up ko lang, no? Pinataas ko lang yung level ng drum, yung malaking tub,
para maliban sa pressure na ibibigay ng submersible pump, eh madagdagan din yung pressure niya due to law of gravity, Knox law of gravity na naman tayo, no? So kaya medyo maganda, hindi na kami nahirapan sa pagdilig, kasi dati ano lang to. Why? Sino nag-abi man? Why good stocks? So, dati gamit namin dito ano lang, container. So buhat-buhat, hakot-hakot. Sa isang diligan sa isang umaga, maabot kami ng mahigit aka 15 masobra, no, na drum ay stay na container. So mahigit isang drum yung hahakutin namin. So mabigat, mahirap, nakakapagod. So ginawa namin, to make it easy, bumili kami ng submersible pump, then in-install yung hose para maging ganito ka-easy yung pagdilig na lang. Yan. Medyo may sira kasi itong nozzle tip na to eh. Yung hose eh. Kaya papalitan natin ito mamaya. Bibili tayo ng bago. Nasira na kasi ito eh. Ayun. So tinatamad yung lolo nyo, kaya andito tayo sa labas ng nursery. Ayan, no? Papasok na lang, hindi pa pumasok. Kaya pinahabaan na lang yung hose. Tinatamad. Ayan, pasensya nyo na yung lolo nyo, matamad na kasi, no? Lakas ng Amax na ito. So every morning, no, ito yung ginagawa namin. Then pag ganito nakalaki, especially itong kamatis, no, ano na kasi ito eh, mabilis ma-dehydrate, no, lalo na kapag malakas yung init. So ang ano dito, ang pagdilig ginagawa namin every morning and afternoon, kasi pagka afternoon ito yung mga nangyayari. Ayan, oh, natutumba sila kasi, no, na uubusan sila ng tubig. Malaki na eh, puro ugat na kasi yung laman ng seedling tree, kaya wala nang humahawak ng tubig, no, na marami. So dapat kailangan ulitin pagkahapon para maka-recover.